Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Yuhuu! Gising! Gising na ba? Sa isang lubang araw ngayon. Isang mainit na Miyerkules ng hapon. Welcome mga kaibigan sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN 3XX Zamboanga City. Ito po ang lingkod, Fafaal. Nagsasabing isang magandang hapon sa lahat. Grabe, daming trabaho. Mga kaibigan, nagkaroon ng riot. Nagkaroon ng riot talaga, grabe. Isa patay. Ilang baso katan? Tatlo, apat. Nagkaroon mismo ng riot dyan sa Bilibid Prison. isang drug lord ang tigok. Patay. Patay umano mga kaibigan si Peter Ko. Sa naturang riot na nangyari kanina, dakong alas 7 ng umaga. Imagine mga kaibigan na may mga gumagamit na naman ng shabu sa National Bilibid Prison. Yan ang pinagmulan ng riot at patay itong si Peter Ko. Ito yung nakuha nating impormasyon mga kaibigan. At kasama siya sugatan itong napaka-controversial na di man ay palalab ni Senator Laila De Lima. Yan ang aligasyon, ha? Hindi tayo nagsasabi niya, aligasyon niya. Itong si JV Sebastian. At nabatid mga kaibigan na itong Chinese drug lord ay napatay at itong si JB Sebastian ay kasama sa mga sugatan at nasa mahigpit na pagbabantay ito. At mayroon pang ibang mga drug lords ang sinasabing sugatan. Diyan mismo sa numero 14 sa National Bilibid Prison. At dahil dyan sa naganap na riot at sugatan yung tatlong mga kilabot na drug lords. Namatay pala. Okay. Ang nasawi mga kaibigan ay si Tony Ko at si Peter Ko naman ay sugatan. Kabilang kasama ni Peter Ko si JB Sebastian. Itong si Tony Ko mga kaibigan, isa tong drug lord, Chinese drug lord. Na high profile, isa to sa mga high profile inmates dyan mismo sa National Bilibid Prison. At kinumpirma kanina ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang pagkamatay nitong si Tony Ko. At samantalang mahigpit ang pagbabantay kina JB Sebastian at Peter Ko.
Ah, nangyari ito mga kaibigan sa Building 14. Ah, itong dyan sa loob ng Bilibid Prison, puro mga drug lords ang nakakulong. Eh sana sinunog na lang nila yung Building 14 mga kaibigan, para lahat ng drug lords mamatay na. Ah. At ayon pa kay Secretary Aguirre ay nasa malubhang kalagayan si Peter Ko. Dahil nagtamo to ng maraming saksak sa katawan. At samantalang nasa maayos ng kondisyon itong si JB Sebastian. At batay sa impormasyon na natanggap ng Radyo Mindanao ay bumabatak kumano ng shabu itong tatlong Chinese drug lords sa loob ng kanilang selda. At ang pagkakaalam natin dito mga kaibigan ay pinahinto umano ng isang dating police major na nakapiit din dyan sa Bilibid itong mga nagsyashabu. Siguro nabato ng gusto itong mga Chinese drug lords. Aba, inatake itong dating official ng police. Dahil sabi, ikaw wakkelam, akken shabu, ikaw wakkelam. sabi naman nung police major, animal ka. Kaya tayo napapasama dito dahil sa pagsasabot, pagbibenta mo. Ikaw kelam, aking iyong saksak ha. Ikaw kelam, aking negosyo, paktay. Aking paktay negosyo ha. Yan ang nangyari. So, nung nagkasaksakan na mga kaibigan. Siguro, sa sobrang alarmado tong si Senator Laila De Lima, agad nagpa-press con. Siguro akala ni Senator De Lima na dating Justice Secretary ay namatay na itong si JB Sebastian. Dahil alam niyo naman mga kaibigan, si JB Sebastian ayaw talagang mag-testify. Ayaw magsalita. Laban dito kay De Lima. Bagamat yung mga sinasabi nila Herbert Colango at iba pang mga drug lords, yung mga 19 na unang nagbigay ng kanilang pahayag sa Senado during the Senate hearing on extrajudicial killings at mga droga ay sinabi nila na itong si JB Sebastian talaga ang contact nitong si De Lima. Di umano. Yan ang nangyari mga kaibigan. So agad naman na nag-press con itong si Senator De Lima. Naku, nanggagalaiti mga kaibigan. Halos gusto nang umiyak ni Senator Laila De Lima. At lahat na lang daw ibinibintang sa kanya. Yun ang siyempre medyo mahaba-haba rin yung impromptu speech o interview o pahayag na ibinigay nitong si De Lima dyan mismo sa Senado. At nangyari dyan mga kaibigan ay ibinintang na naman ni De Lima kay Tatay Digong Duterte ang lahat ng mga alegasyon na laban sa kanya. At si Tatay Digong daw ang may kasalanan na nasa likod nito. At kini-question pa ngayon ni De Lima ang nangyaring riot dyan sa Building 14 sa National Bilibid Prison. Dahil posibleng ito daw ay may kinalaman dito sa pagpipilit ng pamahalaan na mag-testify itong si JV Sebastian laban sa kanya. Talagang hysterical mga kaibigan. Itong si Laila De Lima kanina. Imagine, nagpa-press concert, nagsisigaw. Grabe, nagsisigaw itong si De Lima. At pati yung alos mangyak-ngyak. At hinamon niya pa itong si Tatay Digong Duterte. Na
ikulong siya. ikulong siya, mga kaibigan. Eh, siguro may nagsabi sa kanya, "Ops, buhay pa si JB Sebastian." Ah, sugatan lang. Eh, kasamang nasugatan ni itong si JB Sebastian, pati si Peter Ko, at isa pang Chinese drug lord, Chinese-Filipino drug lord na si Vicente C. So, pero ang tanong dyan, mga kaibigan, paano nakapasok na naman yung Shabu? Dyan sa National Bilibid Prison, considering mga Special Action Force na ang nagbabantay. Diba? So, kasama yan sa sinasagawang investigasyon, mga kaibigan. Upang malaman ang katotohanan kung paanong nakapasok dyan itong Shabu. At base sa initial investigation ay itong nakapiit na police major ay pinagsabihan itong mga Chinese drug lords na tumigil na sa kanilang pagbabatak o pagbabatak ng Shabu. Siguro na pikon, yun ang nangyari. Mabuti na lamang at walang masamang nangyari dun sa police major at itong mga to lang ang nasugatan. Kita nyo, mga kaibigan, talagang yung kasabihan na matagal mamatay, yung taong masama, masamang damo, matagal mamatay. Kita nyo, si JB na nakaligtas pa. Pero abangan natin ang mga susunod na investigasyon dyan. At naganap naman tong riot, mga kaibigan, kasabay nung pag-alis nitong si Tatay Digong papuntang Vietnam. Para sa kanyang pagbisita. So, sinabi naman ni Justice Secretary Aguirre na dapat daw wag maging hysterical itong si Senator Laila De Lima at paghandaan na lamang ang kanyang mga tugon o mga sagot ukol dito sa mga bintang laban sa kanya, mga kaibigan. So tama nga naman yun, di ba? Bakit mo kailangan maging hysterical? Pero talagang hysterical, mga kaibigan, ha? Si Laila De Lima, siguro hindi niya na alam kung paano niyang itatakil itong mga alegasyon na ibinabato sa kanya ng mga testigo at ng Department of Justice at ni Tatay Digong Duterte. Dahil sa kanyang di umano'y itong alegasyon na may kinalaman siya sa illegal na droga. At nung siya ay Justice Secretary ay namayagpag itong bentahan at talamak na bentahan ng droga mismo sa loob, mga kaibigan, ng National Bilibid Prison. So yan ang mga naganap. Lalong tignan na, bukas siguradong ibabana na naman ito ng mga national newspaper dahil halos gusto nang bumigay ni Senator De Lima at halos mangyak-nyak habang nag-hysteric siya dun sa kanyang press con sa Senado. So, nako, mahirap yan. Eh, alam nyo, mga kaibigan, pag hysterical ka, paano mo ipapaliwanag, masasagot ang mga alegasyon sa iyo dahil wala kang ginagawa kundi magsisigaw at paninisi sa pamahalaan. So, yun ang matindi ron, mga kaibigan. So, at sabi pa ni Senator De Lima, ay maging yung asawa daw ni JV ay nag-text sa kanya. Na nagsasabing dahil gusto ng pamahalaan na maipit talaga itong si JB Sebastian
upang magbigay ng kanyang pahayag at inguso o ituro itong si De Lima na umano'y may kinalaman sa droga o sa kalakalan ng droga. Ay, ako, alam nyo mga kaibigan, talagang mahirap itong nagaganap ngayon sa ating bansa. Al mismong mga opisyal ang dinadawit dito sa droga o sa bentahan ng talamak na droga. At siguro dapat harapin, sagutin na ito ni Laila De Lima, na dating Justice Secretary, upang once and for all ay matapos na. At upang mabigyan na ng tuldok, kung sabi nga ni Tatay Digong, siguradong makukulong itong si Senator Laila De Lima. Eh, sabi niya kanina ni Laila De Lima, I'm here, andito ako, kulong niyo na ako. Hulihin niyo na ako. Ay, mabuti naman at wala mga pulis doon, kundi baka yun. Sabi nga nila, be careful with what you wish for. Anyway, may nagpapabate. Nakikinig ba sa atin ngayon si Nathaniel C. Asuncion, yung Zamboanga City Public Market Superintendent. Sana magpunta ka rito, Market Superintendent Nathaniel Asuncion, para ma-interview ka namin kung ano ang ginagawa mo diyan sa ating public market. Ano ang mga programa ng Superintendent ng Zamboanga City Public Market? Nasa maayos ba ang kalagayan ng ating public market? Meron pa bang mga illegal vendors diyan? Meron bang mga shadow government diyan? Meron pa bang mga nag-e-extort, nangungolekta? Meron bang mga masasamang loob diyan na nagpapanggap ng mga vendors? Yun ang tignan natin kung anong mga programa nitong si Market Superintendent Nathaniel Asuncion. Tandaan mo, Superintendent Nathaniel Asuncion, DXXX. Sabi mo, may nakikinig pa ba sa DXXX? Dami. Maraming nakikinig sa atin dito. Market Superintendent Nathaniel Asuncion. Kaya magpunta kayo dito upang pag-usapan natin ang mga iba't ibang issue diyan sa public market. Tignan nga natin kung makaka-hook up tayo yung sinabi kanina ni Justice Secretary Aguirre kung ano yung kanyang pahayag tungkol dito sa itong pagiging hysterical ni mga kaibigan ni Secretary Laila De Lima na dating Justice Secretary. At may sinabi kanina tong si Secretary Aguirre about this itong press conference ni Senator Laila De Lima kanina umaga. Expensive sorted jewelry. Kay De Lima po itinabi, turned over by NBA agents. At right thereafter, the raid sa newspaper ay 1.6 million ang cash na rin. Reported recovered or seized items na cash. Hindi niya may tatanggi yun, sir. Alam sa buong Bilibid kung baka ginamit sa eleksyon. So, yung kumpanyang parata na parang may plucked on the air yesterday, hindi po totoo. Napagsat itong report na ito, ang nangyari ang raid na yan ay December 15, 2014. So bago pa man mag-eleksyon, meron ng magre-report. Nagre-report doon sa 300 million na nawawala. Then you will, this will be, we'll take the affidavit of the one who will report this. Kaya makikita ninyo ito sa House Committee on Justice sa October 5. Para may suspense man ang audit. Yeah, that's right. Merong panahon dito ni Sir Purisima. So definitely,
GPNP bus. Putol tayo. Ito mga kaibigan, nagsasalita si Secretary Aguirre. Pakinggan natin bilang reaction sa itong press ko ni Senator De Lima. Ito po ay yung sulat niya kay President Duterte. August 4, 2016. Kaya hindi ko po inimbento ito, Secretary Senator De Lima. Ito po ay August 4 pa ay sinulat na sa ating Pangulong Duterte. Sir, can you clarify, is that an affidavit or a report? A signed affidavit, sir? Parang in your letter. Parang letter to the President. Yung isa, August 4, 2016. Sir, was it just an inquiry on his part of the person who wrote the letter na saan napunta yung pera? Sinabi ba siyang saan napunta? Mahaba report niya, isa lang paragraph yun eh. But, sir, in-identify niya ba kung kanino na napunta yung funds? Itong ginawa niya sulat kay Pangulo Duterte, anim na pages. Isang paragraph lang yung binasa ko. Kaya marami kayong makikita dito. But sir, did the person identify kung kanino nag-end up yung funds? Secretary De Lima daw nga, doon din na lang ng NBI. So, yan ang sagutin mo, Secretary De Lima. Do not be masyado kang yak-yak ng yak-yak na wala namang sinasabi. Alam mo, pag ang ganun ang tao, nawawala na sa katuwiran. Hindi ka maaaring magdepensa ng sarili mo ng puro accusation lamang na walang prueba. Katulad ng sinabi ko kahapon, pag ikay nag-akusa, dapat may prueba ka. Nasaan yung prueba mo na ito mga inmates na ito yung kinako? Oh, naputol tayo. Andiyan pa ba si Secretary Aguirre? Parang naapakan mo nung mga nakaraang gaway Secretary of Justice. Pero ako po, Secretary De Lima. Kailanman ay ako ay hindi kita naapakan o hindi tayo nagkatalo as matter of fact. We are both from Sambeda. Pero ang sinasabi ko, na ikay na kinabang sa iligan ng droga sa Pilipin. Kaya yan ang sagutin mo. Do not be hysterical. Hindi mo pwede yung maging hysterical ka, otherwise mawawala ka sa depensa mo. So, sagutin mo ng narapat. Hindi yung puro akusasyon, ikaw ano, President Duterte ang napapasama. Hindi ba dapat matuwa ka nga kung si President Duterte ang napapasama? Sir, what happened to the August 4 letter? Did the President act on it? Hindi ko alam. Actually, itong totoo. Pinasabi niya na kami ay magka-partner ni President Duterte tungkol dito sa pag-akusa sa kanya. Natutuwa lang, mula na ako maging Secretary, up to now, up to the present, hindi man lamang na pag-usapan namin ni President Duterte ang kaso niya. Ito ay, at my instance, a Secretary of Justice. Kaya, huwag niyang ililigaw mga tao, pati yung piluka ko eh. Hindi ganun eh. Pag yung nag-personal ka, yung natawag natin na doon yun, argumento na doon yun, ibig sabihin wala ka ng katuliran. Kaya, Secretary De Lima, sagutin mo lang na kung tama ang lahat ng akusasyon sa'yo. Kasi napakabigat ang akusasyon sa'yo. At napakarami ng akusasyon sa'yo. Kaya bilang Secretary of Justice, hindi ko nga kaya na hawakan ito. Kaya ang ginawa ko, binigay ko na sa NBI ang pag-imbestiga nito. Napagkat meron silang tao, marami silang magaling na imbestigador doon, nawala ka doon sa Secretary sa Department of Justice. Secretary, ano po yung masasabi niyo dun sa press con kanina ni Senator De Lima? Sinabi niya na ito daw yung pamamaraan na ninyo, ng gobyerno, ng administrasyon, para takutin yung mga inmates na ayaw mag-testify against De Lima. Yun yung sinasabi ko eh. Kinakabit niya ako na dun sa akusasyon niya na parang hinaharap niya. Pero makikita naman nyo sa mga inmates. Alam mo, ang isang testigo na hinaras, kinakot,
binayaran o tinorture, ay makita mo sa demeanor ng testigo na siya'y talagang tinakot at binaras. Pero doon makita ninyo, nakipresenta po yung mga testigo niyan sa house, hindi ba'y makita ninyo na very straightforward sila, kalmado, pagbiro pa nga. Yan ang mga mark ng isang truthful witness. Magpresenta ka ng ganyan sa Kadepi Lima, hindi yung daldal, na wala ka naman pinipresenta ng testigo para patunayan mo itong mga tao yung tinakot. Tapos ngayon, wala pa man lang 4 oras na kalipas yung riot sa Bilibid, meron ka ng agad theory. Mag-imbestiga ka muna, tingnan mo muna. Anyway, sinabi mo dyan na napakarami mong mga kaalakbay o kasama dun sa loob ng Bilibid at nag-report sa'yo. Hintay mo muna yung report. Para ka lang hindi abogado eh. Hindi ganyan ang pag-depensa sa sarili. Inuunahan mo. Nag-stipulate ka. Hindi ganyan ang pag-depensa sa sarili. State the facts, Mrs. Senator. At nang yung katuwiran mo eh maunawaan ng tao. Otherwise, kung maging hysterical ka, ganyan, sisigaw ka, lalo ka hindi maintindihan ng tao. Hindi maintindihan ng tao kung bakit ka naging hysterical. At the fact is, kung mayroon kang dapat sisihin, yung sarili mo, Senator. How about, Secretary, yung dare niya sa government at sa DOJ na hulihin na siya ngayon? Pakulong. At ipakulong. Eh kung naamin siya, di, talagang makukulong siya. Sir. So, okay. Sir, good afternoon. After this, the President, I think, is going to announce something or to face you. So, bilisan lang ninyo. Sir, can you give us an update po sa incident sa NBP? Yung update hanggang Dubai, wala pang written report. I hope that to receive the written report. Pero parang lumalabas doon na nagkasaksakan talaga eh. Bakit po nagkaroon ng incident na gano'n, sir? Wala pa. Hindi pa nag-investigate pa sila. Oh, last two questions na raw. Ganun po, ang bigo ba lang for the deliberation po? Sir, saan patutungo ang investigasyon na isinasagawa ninyo laban kay Secretary Lima? Ay, kay Secretary Lima. Saan patutungo? Patutungo sa kanyang conviction. Kasi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Last one question. Kasi nandiyan na po yung presidente, nandiyan na po yung... So, insinuation is that you ginigipit kasi ng JV and all the others who don't want to speak. O yan ang talagang kasinungalingan at wala na sa katuwiran niya. Alam kong bakit? We want JD alive than dead. Sinong gustong patayin si JD? Hindi ba pag namatay si JD, sinong mabebenefit? Hindi ba si Dilima? Kasi mawawala ng connect sa kanya na magtetestify. Kaya takot na takot yun eh. Sir, yung abogado ni Sebastian, ang sabi eh, ibang story ha, nag-almusal na sinugod siya. Hindi ko alam. Let's wait for the official report. Alright mga kaibigan, napakinggan nyo si Secretary Vitaliano Aguirre ng Department of Justice about yung kanyang tugon at sagot dito sa pagiging hysterical at sa press conference kaninang umaga nitong si Senator Laila De Lima. At pakinggan natin yung sasabihin ni Tatay Digong dahil si Tatay Digong ay paalis yata mga kaibigan at papunta ng Vietnam. Pakinggan natin kung nakaready na yung hookup natin dyan. Ito, pakinggan natin mga kaibigan si Tatay Digong Duterte. We acknowledge the convergence of our strategic interests, broadening cooperation and collaboration between the Philippines and Vietnam, and solidifying our strategic partnership to further strengthen our countries in the region which we belong to. The visit is significant in that it takes place as the Philippines and Vietnam commemorate 40 years of diplomatic relations, as both countries prepare to take leadership in the roles of the region in 2017. The Philippines
as it chairs the ASEAN and Vietnam as it chairs APEC. I shall endeavor to work closely with my counterparts in Vietnam in order to fully realize the objectives we share. Upon my return, I will report on the accomplishment of what may we gain, particularly in the bilateral issues impacting our relations. I am confident that as we build on the outcomes of this visit, the relations between the Philippines and Vietnam will become even more stronger, pursued as it has to be, with mutual respect, closer cooperation, and deeper understanding. Maraming salamat po. And would you allow? Iyon na sa lapas yan? Ito yung speech na ni Tatay Digong bago siya pumunta sa Vietnam, mga kaibigan. Diyan ginawa sa ating San Nino Aquino International Airport. At maraming sinabi pa si Tatay Digong. Three questions at back all of you. At nagkaroon ng question and answers dahil andito yung mga kasamahan natin sa media. At may mga tugon itong si Tatay Digong. Pakinggan natin, mga kaibigan. Dahil po sa 2009 investigation of EJK. Look, she was the chairperson of the Human Rights for many years. She was the Secretary of Justice for many years. She has been a senator for a time now. In all of these events in her life, she talked about me helping on extrajudicial film. And yet, to this day, no case. Why? I was investigated once by the rapporteur, Philip Alston, and she was to help me investigated again by the UN, not a new. Ako yung hinapin na tapos ako po. You know, I beg to, in all sincerity, as a human being, I think, honestly, I'm not trying to derogate her. She's a lawyer. She's bright. I think she's breaking down. I would suggest that she takes days off, then maybe, yeah, I am afraid that I said that if she continues yucking there and listening to, she will have a nervous breakdown. If you have evidence. Anong gawin ko sa kanya? I-recommend ko siya sa ano? Viva Films o yung sa ABS-CBN? Kahapon lamang. Ang gusto sabihin dito, mga kaibigan, Tatay Digong, yung maalaala mo kaya. Pero naging untitled, kahapon lamang. I think the most serious charge against her is the portals of the national government has been opened by her election as senator because of the drug money. We are now in narco politics. Let tayong natok ninyong pulahin sarili niyo. 92% of the total barangays in the Philippines are affected with drugs. There are 11,000 mga police. Wag hindi ikaw. And about 16,000 barangay captains. That is why I am not in favor of calling an election now. Drug money will flow down to the basic unit, the barangays, and it will strengthen the hold of narco politics now existing in our country. It behoves upon me to tell you what is the truth and prevent something catastrophic in the future. 4 million drug addicts, I said, is no joke. My God. Yes, sir. Joseph Moreno, GMA.
Sir, good afternoon po. Sir, yung kahapon, may apology tayo din sa tatlo na tao. Sir, does it not put to question yung credibility ng ibang mga drug list no, natin? No, I don't. Because, kasi yung mir, magkasama eh. So if you are together, but you know the law, mere presence of someone else's crime does not make you a criminal too. Mere passive presence of another person's crime cannot make you a criminal. That is the rule. Now, sa lahat, from police to military, merong isang, suddenly it's a bold underscored, then it becomes thin. Then hindi ko mahanap ang connection. Now, I said it is my duty to tell the nation what's happening. But it is also my duty that if I commit wrong, I should apologize. That is the way to go in this world. So I am again, for the third time and the last time, I am offering my apology to Governor Spino, si Sison, kasi hindi talaga clear. But yung Braan na yon, Undersecretary, kasama yon doon sa Matrix. Kasama yon, sigurado ako. Yung kapatid niyang si Braan pababa, this guy was already dismissed from government service. Why? Because convicted na siya for smuggling of our metallic black sand. Si Espino, it has nothing to do with drugs, but he's also facing a charge in the Sandigan, same, smuggling of black sand, metallic yan eh. Pero kung may kaso pa, wala na. Pero yung sa drugs, hindi ko talaga makita yung linya. And as a lawyer, when you make public a certain wrong against a person, you'd have effectively destroyed his reputation. So kaya, fair is fair. Wala naman akong ano kung nagkamali ako. Marami akong pagkamali sa buhay. So, sir, I will not pretend that I am perfect. I have so many faults in life. But I've never been faulty in the choice of... Kopya, sir. Sir, so ibig sabihin, sir, ibig sabihin, sir, with regard to the other narco list, you're standing by the information that we have released so far. Yung pong yeah, ibang mga listahan. Ganito yan. The latest, I will, I hope I will, inshallah, pagbalik ko, I will have one session with the media and I will read. This will be again about the judges, some congressmen, mayors, marami, barangay captains, halos lahat, and the police, military, one or two. So, I go now. One last question, Mr. President, from Bing Habadan of Daily Shimbun. That lady there, you can come with me, and then buy a plane, I'll buy your ticket, coming back. Hi, Mr. President, good afternoon. I'm Bing Abanan from the Dilma Lishibun. Sir, Senator Dilimas was asking if may gusto daw po ba kayo sa kanya? Ano? Ito? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya? Hindi na sinagot ni Tatay Digong Duterte, mga kaibigan, ha? Yung tanong ng kasamahan natin kung may gusto ba si Tatay Digong kay Delima. Ang ginawa ni Tatay Digong, kunyari, parang nadulas yung kanyang braso at nagtawa ng lahat. At kung matatandaan nyo, ang sabi ni Delima, ano po ba ang gusto niyo sa akin, mahal, Pangulo, Mr. President? May gusto po ba kayo sa akin? So yan ang sinabi ni Senator Delima. Pakinggan natin ito, mga kaibigan. Oh, meron daw nasa narco list, ha? Ilang congressman. Nako, maganda to. Tignan natin kung sino mga mambabatas ang sabit sa droga.
at dalawang military officials yata, military men. General Eduardo Anyo, General Manager Eddie Monreal, Police Chief Superintendent. Ito yung mga kaibigan, yung mga kasamahan niya, yung mga nasa airport kanina at na pinapasalamat, binabanggit ni Tatay Digong itong mga pangalan. Interference and peaceful settlement of dispute. Sabi, may tao sa likod, ah. On this introductory visit to Hanoi, sorry. I look forward to renewing the ties of friendship between the Philippines and Vietnam and affirm the commitment to work closer to achieve shared goals for our countries and people. Okay, ito yung kanyang mission sa pagbisita sa bansang Vietnam, mga kaibigan. Including stronger partnership in economic, agriculture, defense and maritime cooperation. We will seek to identify emerging areas of partnership, particularly in the fields of maritime security and law enforcement. We shall also seek the ways to advance collaboration in the campaign against illegal drug trade consistent with the global of realizing an ASEAN drug-free community. We will work with Vietnam and the rest of the ASEAN in suppressing the proliferation of illegal drugs for us to secure a better future for our generation and the generations to come. As maritime nations with rapidly developing economies, we acknowledge the convergence of our strategic interests, broadening cooperation and collaboration between the Philippines and Vietnam, and solidifying our strategic partnership to further strengthen our countries and the regions which we belong to. The visit is significant in that it takes place as the Philippines and Vietnam commemorate 40 years of diplomatic relations, as both countries prepare to take leadership in the roles of the region in 2017. The Philippines, as it chairs the ASEAN, and Vietnam, as it chairs APEC. I shall endeavor to work closely with my counterparts in Vietnam in order to fully realize the objectives we share. Upon my return, I will report on the accomplishment of what may we gain, particularly in the key bilateral issues impacting our relations. I am confident that as we build on the outcomes of this visit, the relations between the Philippines and Vietnam will become even more stronger, pursued as it has to be, with much more respect, closer cooperation and deeper. Maraming salamat po. And would you allow? Do you want to allow questions? No more. Hi! Bueno, mga kaibigan, nagkakaroon ng kulitan. Dahil mga ibang kasamahan sa media nangungulit kay Tatay Digong na ituloy yung question and answer. Talaga mga chismoso talaga itong mga taga-media. At pakinggan natin itong mga tanong at sagot ni Tatay Digong. Well, anger or hatred sa kanya dahil po sa 2009 investigation of EJK. Look, she was the chairperson of the Human Rights for many years. She was the Secretary of Justice for many years. She has been a senator for a time now. In all of these events in her life, she talked about me harping on extradition claims. And yet, to this day, no case is filed. I was investigated once by the rapport.
Philip Alston, and she was to have him investigated again by the UN to renew. Ako yung inapin niya, tapos ako po, you know, I dare to, in all sincerity, as a human being, I think honestly, I'm not trying to derogate her. She's a lawyer. She's bright. I think she's breaking down. I would suggest that she takes days off, then maybe, I am afraid that this is just, if she continues yakking there and listening to, she will have a nervous breakdown. Tama, mga kaibigan, ha? Tama yung sabi ni Tatay Digong. Dahil pag nagpatuloy pa talaga itong si Senator Laila De Lima sa kanyang pagyayakyak, instead na sagutin yung mga akusasyon, talagang baka makaapekto. Hindi lamang sa kanyang kalusugan, maging sa kanyang katauhan. Anyway, mabilis-bilisan itong investigasyon na kaugnay sa illegal na droga upang talagang dapat lumabas na yung katotohanan at upang mapanagot itong mga may kinalaman sa talamak na bentahan ng droga at kung sino ang nakinabang. Diyan sa malaking milyong pisong halaga ng drug money. Tayo nga, pahirapan sa pera. Imagine itong mga ito, mga kaibigan. Ha? Madaling makakuha ng pera dahil sa droga. Di ba? Talagang nakakalungkot isipin. Tayo nga, hirap na hirap. Tapos itong mga to, kita niya, sweldo namin dito, allowance lang eh. Ako, 2,000 lang isang buwan. Paano ako mabuhay nito? Sa edad ko ito, mabuti pa yung aming security guard. Kano sweldo mo, Richard? 600? 6,000 a month? Buti siya, 6,000 a month. Ha? Kahambugero eh. 6,000 daw, kinsinas. Ay, dagang kwarta. Mag-security guard ko. Pwede pa ba ako mag-security guard? 67 years old? Pwede pa? Kaysa mo mag-hire sa ako ah. Masang agency, Pichel? Baso. Ha? Alright, mga kaibigan. Ako, wala na tayong security agency. Ako hindi Pichel, Baso. Batiin natin yung ating nakikinig ngayon, ha? si Alili dyan sa Baliwasan, sa Zamboanga City at sa Norte Family. Magandang hapon. At binabati rin ni Alili ang kanya mga kapitbahay sa lahat ng mga taga-Baliwasan sa buong Zamboanga. At siyempre yung loving husband ni Alili na si Ramel Camay, wow. I love you, Ramel, sabi pa ni Alili. Napaka-sweet. Si Kagawad Pioquinto, nakikinig ba? Nandiyan pa ba? At dun sa market, Zamboanga City Public Market Superintendent, si Nathaniel Asuncion. Nagtatanong siya kanina, meron pa ba nakikinig sa DXXX? Wala! kaya punta ka dito, Market Superintendent Asuncion. Upang pag-usapan natin yung mga ginagawa mo dyan sa public market at maraming problema. Ang public market bukod sa mabaho, marumi. So tignan natin kung ano ang mga programang ginagawa nitong si Market Superintendent Nathaniel Asuncion. Sana mapaganda na natin ang estado ng ating palengke dahil ang baho eh. Pagpasok mo dyan, paglabas mo, may palengke ka na rin. Hindi katulad sa ibang lugar, pagpasok po kung ano yung amoy mo, ganun pa rin ang amoy mo paglabas. Kaya maraming mga maimili, mga kaibigan, nagpupunta na lang sa KCC Supermarket. El pinakabarato. Murang-mura sa KCC, mga kaibigan, kumpleto. May karne,
Karneng baboy, karneng manok, karneng baka, karneng kambing, ano pa ba? Native chicken, lahat yan na meron dyan sa KCC, mga kaibigan. At kumpleto. At mura, mura na, malinis pa. Nawala na naman yung bedding natin dito. Nawala na naman yung bedding namin dito, mga kaibigan. At wala na tayong oras. At pasalamat tayo. Andiyan dyan pa ba yung ano natin, PA? Yung ating drive. Ihanda mo na yung drive. Pero mga kaibigan, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakinig sa atin sa loob ng isang oras, daldalan, komentaryo, lahat na. At alam niyo naman, dito sa ating programa ay napapakinggan tayo hindi lamang sa Zamboanga City, kundi sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil ito ay base na rin sa mga natatanggap natin ng mga text messages, mga kaibigan. Dahil kung saan-saan, mula sa North Cotabato, Kidapawan, Coronadal, Davao, marami, mga kaibigan. At tayo natutuwa dahil hindi sila nakakalimot, mga kaibigan, na mag-tune in sa atin araw-araw. Every weekdays tayo, mga kaibigan, weekdays 2 to 3 ang ating oras. At sa tuwing Sabado naman ay alas 3 hanggang alas 4. Pero mga kaibigan, wala na talaga, sagad na. At itong inyong abang lingkod, mga kaibigan, Fafaal, para sa Radyo Mindanao at sa aming sponsor, ang aming major sponsor, Mindanao Examiner Regional Newspaper. Hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan, I love you, mama, chup-chup, take care.